Tag-ulan mga sangkay, official na nga bang nagsimula? Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, lalong-lalo po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Pag-usapan po natin ito ngayon na impormasyon na inilabas po ng PAGASA na ayon po sa report mga sangkay, mukhang umpisa na po ng tag-ulan. Ang pinangangambahan po natin dahil po mayroon pong tinatawag na La Niña raw sa taong ito, mga sangkay. Kasabay po ito ngayon, kaagad ng ng pagpasok ng tag-ulan. Well, tingnan po natin kung ano po ang update tungkol dyan. But anyway, before tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. 1.22 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. Kaya naman kung hindi ka po nakakapag-subscribe, may makikita po kayong subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito mga sangkay, nag-upload po tayo ng mga pandaigdigang balita at iba't ibang klaseng mga impormasyon na dapat malaman ng sambayan ng Pilipino. At syempre sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay? Check nyo po muna. Kung hindi pa kayo nakafollow, i-follow nyo na po. Ngayon, ito na nga po mga sangkay. Ayon po sa report, mula na po ito sa PAGASA, simula ng araw po ng tag-ulan. Ito ay opisyal na pong idiniklara. Tingnan mo natin ang balita mga sangkay. Opisyal nang nagsimula ang tag-ulan. Ayon sa PAGASA, hanggang 16 na bagyo ang posibleng pumasok. Grabe, hanggang 16 na bagyo ang... Ito ha, kaya ako linag ito para magkaroon po tayo ng, ano po tawag dito? Awareness. Tungkol po sa magaganap this year. Ito ay maging o magsilbing babala sa ating lahat. Lalong-lalo na po sa mga kababayan natin na nasa liblib na lugar o kahit po dito sa mga syudad. Minsan, mga sangkay, mas malala pa nga po ang nangyayari sa mga nasa syudad, di ba? So ngayon, may pinangangambahan po tayong La Niña. Isa rin po yan sa gusto nating malaman kung kailan nga ba sasabay itong La Niña, kasi ito po ay kabaliktaran talaga ng El Niño. Ang La Niña, mga sangkay, sabi po doon, malala po ito kasi... mas lalong lalakas sa mga bagyo at mga pag-ulan. Dito sa bansa na pinangangambahang mas malalakas dahil sa La Niña. Ayun na nga po. Nakasabi lamang po natin. So, mayroon pong 16 na mga bagyo ang papasok sa Pilipinas. At ito daw po ay pinangangambahan na malalakas. Bakit? Dahil may La Niña. Kaya mga sangkay, kung kayo po ay hindi sigurado sa inyong mga tirahan, mas mabuti siguro ayusin nyo na yung mga pundasyon, ayusin nyo na yung mga, alam nyo yun mga sangkay. Kasi ako dati, tumira po ako sa yung isa sa bahay namin na sa farm. Naalala ko noon, pag bumabag yung mga sangkay, ramdam na ramdam po namin yung, alam nyo yun, parang inaalog po yung bahay namin noon mga sangkay. Kaya ngayon pa lang, noon pa man kapag kapapasok po yung ganong klase mga bagyo, bago po pumasok, tinatalian na po ni Papa ng mga yung mga pundasyon. Talagang sinisigurado mga sangkay na hindi po ito madadali ng bagyo. At kung hindi kaya mga sangkay, kailangan po talaga lumikas. So, ngayon pa lang, ito po yung gawin natin. Lahat, yung mga halimbawa na lang, yung lugar nyo, tingin nyo baka magkaroon ng landslide. Ay naku po. Ngayon pa lang, asikasuhin nyo na yan. Ngayon pa lang, ayusin nyo na yung mga pundasyon ng inyong mga tahanan dahil, tandaan nyo, 16 daw po na mga bagyo itong posibleng pumasok sa bansa. At mas malalakas po ito dahil may La Niña. At hindi lamang po dahil may La Niña, kundi may climate change. Sa front line ng balitang yan, si Brian Basa. Halos mag-zero visibility sa bahaging ito ng Ortigas sa Pasig dahil sa lakas ng ulan kaninang tanghali. Kaya nandahan-dahan ang takbo ng mga sasakyan. Bumuhos din kanina ang malakas na ulan sa bahagi ng EDSA sa Mandaluyong. Nakadagdag ito sa mabigat na traffic kaninang hapon. Agad namang bumaha sa ilalim ng flyover na ito sa EDSA. Dito sa Metro Manila, normal po yan. Kapag ka baha agad. Kapag ka, kunti nga lang ulan mga sangkay, basta dere-derecho, baha po ka agad yan. Kasi po yung mga
dinaraanan ng tubig. Ano ba tawag dyan? Yung mga kanal sa ilalim ng lupa, mga sangkay, mga kakalsadahan, puno na po ng basura. Kaya pag konting baha lang, ayun na. Konting ulan lang, baha na. So, napakahalaga na itong mga sangkay na maging aware po tayo. Ramdam din ang maulang panahon sa Muntinlupa ang ilang rider sa flyover na inabutan at nagpatila ng ulan. Ito na ang hinihintay po natin, di ba? Nanalangin tayo nakaraan na, Lord, sana paulanin nyo naman kasi hindi na kaya yung init ng panahon. Which is, totoo din naman mga sangkay, sobra rin talagang lala ng init ng panahon. Yun nga yung sinasabi natin na dahil po sa climate change, abnormal na po ang lahat eh. Pagdating sa weather, ang init ng panahon hindi na po normal ngayon, mainit na. Sa India nga po mga sangkay, ilang mga malalaking syudad sa India hindi na po gaanong makarabas yung mga tao doon dahil po hindi na nila kinakaya yung init ng araw. So, same situation sa Pilipinas, doon mas malala sa kanila kasi dito sa atin mga sangkay, nakakalabas-labas pa naman po tayo. Balit, sobrang init na po noon. Diba, umabot po tayo ng 50 plus heat index, ganun po kalala mga sangkay. So, ito yung realidad na nangyayari ngayon sa ating mundo dahil po may climate change po tayo. And imagine, ano ba ang mangyayari, ano ang situation sa Earth? Gaano kainit yung Earth during pagdating na po ng 2030? Diba? Hindi mas malala po yan, mga sangkay. Kasi taon-taon tumataas po yung temperatura eh. Inabutan din ng malakas na ulan ang mga residente sa Makati. Lakas ng ulan, oh my God! Bahan na, oh, yan na! parang yung nagbibidyo, tuwang-tuwa, no? Lahat naman po tayo ngayon, mga sangkay, kahit paano eh. Natutuwa kasi umulan na. Pero sana lang, hindi po yung tipong malala na ulan. Kasi alam nyo naman, mas malaki ang pinsala ng tag-ulan kaysa sa tag-araw. Ayon sa PAGASA, ang mga pang-ulan sa Metro Manila ngayong araw ay epekto ng southwesterly wind flow o yung hangin galing sa Timog Kanluran. Pinalalakas ito ng bagyong Aghon na nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Opisyal na rin idineklara kanina ang pagsisimula ng tag-ulan. Opisyal na mga sangkay. So ngayon pa lang, yung iba pa namang Pinoy, matitigas talaga yung ulo eh. Sinabi ng maghanda na, kaso matigas eh, wala pa naman yung bagyo. Iba kasi kung kailan may bagyo na, kung kailan nagliliparan na yung bubong, saka pa lamang po nagre-ready. Hindi po ganun. Ngayon pa lang, ayusin nyo na yung mga buhay nyo, yung mga lugar nyo, mga sangkay, yung bahay nyo, kung alam nyong delikado, edi gawan nyo na ng paraan para pumaayos yan. Ang basis po ng tag-ulan ay mga pag-ulan dito sa may western section ng bansa. So, ibig sabihin, doon mas madalas magiging ang mga pag-ulan po. Ayon sa PAGASA, 10 hanggang 16 na bagyo. Grabe, 10 hanggang 16 bagyo. Ano na? Posibleng pumasok sa bansa simula sa susunod na buwan hanggang Nobyembre. Grabe. Kalahating taon lang yan, pero ayan o. Nauna na rin nagbabala ang PAGASA na posibleng mas malalakas na bagyo ang mararanasan ngayong taon dahil sa epekto ng La Niña. Hindi lamang La Niña, kundi mayroon pong climate change. Yan po talaga yung pinaka mas delikado ngayon. Marami pong nangyayari ngayon sa iba't ibang mga bansa, no? Lalo na yung may balita nga po tayo sa Texas, grabe po, mga sangkay, pinalubog ng grabing ulan. So, tayo, kung titingnan po natin ang mapa natin, nasa gitna po tayo ng karagatan, di ba? Isla po tayo, eh. Mga isla-isla po yung Pilipinas. Archipelago po yung bansa natin. At dito, itong bansa natin, mga sangkay, highway po ito ng mga bagyo. Okay? Dito po lagi dumadaan pag hindi pa ganun, pag papunta sa Japan, papunta sa yun, mga sangkay. Ginagawa po talaga tayong kalsada. Kaya dapat lagi po tayong handa. Okay? Umiiral na rin ngayon ang Southwest Monsoon o Habagat. Yan ang magdadala ng malawakang pag-ulan sa mga susunod na araw sa Metro Manila, Ilocos Region, Central Luzon,
at Calabarzon. Habagat din ang magpapaulan sa Palawan, pati na sa Western Visayas, Nako. Sa Buanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ayan na ha, pinangalanan na. Sa kabila na. Ng mga pag-ulan, may mga lugar pa rin sa bansa na nakararanas ng matinding init. Grabe naman yan. Woo, ang samar, tingnan nyo. Oh. Pambihira yan. May 30, 53. Grabe. Grabe, May 26? Anong date na ba ngayon? Nakaraan pala itong mga sangkay. 55. Grabe namang taas nito. So, bagamat pumasok na po officially itong tag-ulan, di ba? Sabi ko nga sa inyo, abnormal eh. Yung ibang mga lugar naman dito sa Pilipinas, mayroon pa ring heat wave na nagaganap. Kabilang dyan ang Giwan Eastern Samar na dalawang araw nang nasa extreme danger level ang heat index. Grabe. Posibleng naman. Maulit bukas ang naitalang 53 degrees Celsius. Ngayon yan, mga sangkay. Na damang init sa naturang bayan. Posible ang magdulot ng heat stroke. Nako, ingat po mga kababayan dyan. Pamaghinay ka mo kay Badao. Mas maupay na itong kuwan, naghihinay. Ayoko mo pa magginawas-gawas at balay. Kunwari mang ginihimo, bangin, nako, 53? Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Okay, guys. Official na pong nagsimula ang tag-ulan. At ulitin ko, ito po ay magsilbi sanang babala sa ating lahat na mag-ingat po. Yung mga pundasyon ng bahay natin, yung lokasyon ng bahay natin, i-check nyo na. Kasi mas mabuti ngayon palang ready na po tayo hanggat hindi pa po pumapasok itong mga sangkatutak na mga bagyo daw na papasok sa Pilipinas. Okay? Iligtas nyo po yung pamilya nyo, yung mga sarili nyo, yung mga kababayan po natin, mga kaibigan po natin. Ngayon palang maghanda na po tayo. So ano po ang inyong komento? Just comment down below. Now I invite you please subscribe my YouTube channel, Sangkay Janjan Daily. Hanapin nyo po dito sa YouTube. Nag-upload po ako dito ng mga video, mga vlogs, mga sangkay, mga lakad natin at mga pampagood vibes sa mga video. Hanapin niyo po sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.